This picture begins with the death of notorious Santiago Ronquillo, alias Chago Macquiat of Imus, Cavite. What kind of life will the young orphan Santiago Jr. lead, who has with him the powerful Anting Anting? Ronquillo ho, napatay na. Si Ronquillo? Oho. Ang ibig mo bang sabihin ay si Santiago Ronquillo? Oho. Ang taong kong tawagin ni Santiago Macquiat. Ano kaya ang nangyari sa medalyong ipinagkaloob ko sa kanya? Inggit. Tago, marami ka bang napulot?
Wala. Wala na akong inabot eh. May nauna na sa akin. Tatlong araw na pala yung Boy Scout Camp rin ng Imus Institute. Ngayon ko lang nalaman. Tapos na. Sayang ano? Sayang na. Oko kuya, 24 na ito. Tsaka ito, 10 kilo pa. O, Koldy, dating na mga bata. Ikaw na muna bahala doon, ha? O, sige, Otay. O, akin, kuha lahat, 1.50, ano? Dagdagan mo naman. Paano dagdag? Ba, konti-konti ang bayad mo, eh. Akala mo, madali pera. O, akin, kuha 1.70. O, ano? Ikaw ngalit? Sige na nga, kunin mo na. 1.70, teke to lebeda. Sige, kunin mo na. Oo, konti lang eh. Kung umabot sana ako sa Boswat Campuri dyan sa highway, edi puno sana itong karitong ko. Tony, unahin mo na kami dalawa ni Monting ko. Konti lang naman itong dala namin eh. Ay nako, kung nagmamadali kayong dalawa, doon na lang kayo sa tatay ko. Tatay mo? Ay, ayoko nga. Ang daya-daya at limbang. Aha, sinabi mo yan ah. Madaya ang tatay ko. Susumbong kita. Ah, lagad ka kay Mangkok yan. Huwag ko na eh. Nagbibiro lang naman ako eh. Sige, papayag na ako magpatimbang sa tatay mo. O sige, doon na lang kayo. Halika na, Monching. O, halika doon. Dito tayo. 1.30, 1.50, 1.70. Ikaw mga, balik bukas, ha? Oo. Ako, pwesto na kami. Tibang na nyo. Sandali lang. Akin kanina dinig ako mandaraya. Ba't mo ikaw sabi yun? Ay, hindi o. Nagbibiro lang o ako. Sige na, timbangin na mo natin. Ngayon, hindi na kailangan si mga Ken. Tigil lang, alam ko na. 50 kung kayo payag. Sinasabi ko na nga ba, Monting? Ano nga nga, Molong? Ano nga ba? Chismis, ha? Ha? Ayaw na, ho. Sabi ko lang, ho. Dagdagan niyo lang, ho. Ano nga ba, dagdag? 50 na isa nga ba, padagdag? O sige, para kayo, wala sabi akin, dagdag. Tigsisin ko na. Ho. O bakit kamot ulo, ha? Reklamo ba? Ay, hindi, ho. O, sige. O sige, nga ba, dala doon. Kukunti lang pala, sikisikilos lang. Kone, ayos na bang lahat? Oo, oh, Tay! Okay na to, 30 kilos. Aba, Kone, sobra yata yun. Kung maingay, baka tayo mahalata eh. Akong bahala sa'yo. 50 na. 50. Ayaw, 5. Ano 5? Balik na lang bukas, nawa ka, puso. Hindi ko, nautang ka na naman tayo, Monchi. Tayo na lang. Muti na, bili pa 50, reklamo pa. Aba, mukhang marami ngayon, ha? Uh-huh. Ikaw nga wala agisipag, ha? Para mas malaki ikaw kita. Nawa, dagdag konti. Salamat, ha? O, Koni, ikaw na muna bahala dito akyan. Nawa, pahinga lang loob, ha? Opo, Tay. Koni, ito yung pasobra mo. Hindi, para sa'yo talaga yan. Regalo ko. Hindi, nakakaya naman sa'yo eh. Tago mo na yan. Mahalata pa tayo ng tatay ko. Lago tayo. O sige, iyaan ka siya ko na lang. Pagkatapos, ibibigay ko siya sa ibang araw. Sige, bahala ka. Salamat, Koni, ha. Alis na ako. Sige. Ingat ka. Oo. Naku, Monchi. Inis na ako yung chip na yan eh. Kung hindi lang sa inyo, umalis na ako dito eh. Di ba alam niyo naman sinusundo na ako ng pizza nating mayaman? Oo. Pagbalik na, sasama na ako. At pagbalik ko naman dito, bibiling ko na lahat yung basura ni Kokit na yan. Tatapo ko lang sa dagat. Konti lamig, isan. Konti lamig. Di ba, 5 lang eh, inuutang pa? Mga bata, nakikita niyo ba yung batang magbubulok na yun? Oo, oh, kilala ko yan. Nagalito sa atin yan, ha? Bakit, Chimbag? Natraso ba sa'yo yan? Hindi siya. Tatay niya. Oy, bakit tatay niya? Alam niyo, sabi ng Chung Toban, ang tatay niya ay asawa ng kapatid ng tatay ko. Di magpinsan pala kayo? Buong buo. Eh, paano naman nagkaroon ng atraso ang tatay niya? Ang tatay niya ang pumatay sa tatay ko. Nakakambal ng Chung Toban. At sa kanyang asawa, natsya ko. Ah, ano ba? Eh, anong gusto mo mangyari ngayon? Gulpihin natin. Nang makaganti naman ng konti. Tiago! Halika! Tiago!
Tiago Junior ka, no? Oo, oh, bakit? Ano kailangan mo? Kurt, kuha ka mo. Bakit ako ginaya ito? Anong tango mo? Ano ito ito? Sabi ha! Tango mo, bro! Tango mo, sabi! Tiago, ginagod mo! Maduwag! Magsibali kayo! Tiago, bakit ka ginulpi na mga yon? Ewan ko. May hindi ko kilala yung mga hayop na yun eh. Isang tanga ba? Hindi. Hindi tumalab sa akin eh. Kaya mo eh. Kaya na. Itong tinapay, binili ko sa panaderya. Naku, salamat, kuya. Kuya, ba't namumuli ang mukha mo? Ah, wala yun. Napasubula ako sa away kanina. Kanino? Hindi ko alam ang pangalan eh. Pero kilala ko sa mukha. Tigaritri sa atin. Eh, ano ba ang dahilan ng away, kuya? Hindi ko alam. Basta nalang pinagtulungan nila ako. Buti na lang, sumaklolong taropa ko. Bakit, Tiago? Ano ba yung away na naririnig ko? Meron nga ho, pero wala akong kasalanan. Sinina kaaway mo? Ano po, inay? Hindi ko kilala. Tatlo sila. Yung pinaka-leader nila. Eh, kasing edad ko lang. Mas mataas lang ako ng konti. Payat at tatpati ng katawan. Tatpati ng katawan? Payat ba ikaw mo? Oho. Teka ha. Yung ba sinasabi mo eh, dilat ang mata na medyo malaking bibig? Oo, inay. Yung mayabang kumilo? Oho. Yung bang laging may kasakasamang bodyguard na may edad na? Oo. Butas-butas sa mukhang gawa ng tigyawat, yun ba? Oo, inay. Sila nga, oo. Tama-tama kayo. Kung tama ako, ang batang leader na sinasabi mo ay ang pinsang buo mo. Ho? Eh, bakit niya ako inaway? Huwag pinsang buo pala kami. Mahabang istorya, anak. Tsaka ako na ikukwento sa'yo. Inay, sabihin niyo na ako ngayon para malaman ni Kuya Tiago at nung makaiwas na siya. Tiago, alam mo naman na hindi kami ang tunay ng mga magulang mo, hindi ba? Oo. Ang taong sinasabi mo ay Sinbad, pinsang buo mo. Anak siya ng kapatid ng nanay mo. Balitsuhin mong buo ang tatay niya. Alam mo, kaya siguro galit sa'yo si Sinbad? Sa dahilang ang tatay mo ang siyang pumatay sa tatay niya. Eh, bakit mo pinatay ang tatay ko, ang tiyo ko? Ang tiyuhin mo, o ang tatay ni Sinbad, ang siyang nagsuplong sa may kapangyarihan para makuha niya ang gantimpala sa paghuli sa tatay mo, buhay o patay. Sa dahilang ang tatay mo noon ay wanted. Hindi ba't kasama ka pa na mapatay siya? Natatandaan mo ba? Oo, natatandaan ko pa ho. Pagkiling ka sa lamang ang dalawang buhay ang aking pinatay ko. Anak? Isay, ba't yun na pinapalil? Anong kasalanan mo? Marami, anak. Marami. Hindi dapat na marisan. Sa'yo dito. Tapos na ulit sa dali ng buhay ko sa mundong ito. Anak? Thank you.
Inay, masamang tao ba ang tatay ko? Para sa akin ay hindi. Napasama lamang siya sa hindi niya inaasahan pangyayari. Inay, bababa muna ako. Boso, mga durog pala yung nakalaban natin kanina. Ang sabihin mo, kinabahan ako kanina. Eh, lalaki ng kalaban natin. Eh, napasubo na tayo. Buti talang nagtatakbo. Para hindi sila tatakbo. Makabuti ko ng pamaling isa. Ang malipit sa sakit. Bakit? Nakipag-away ba kayo? Oo, ate. Kasi nakita namin si Tiago, pinagugulpe. E di tinulungan namin, eh lalaki. Kumuha kami ng pumalo, pinalo namin. Nagtatakbo ka mo. Ang tatapang niyo pala. Eh, si Jun, nasaktan ba siya? Hindi mo gano. Uy, masama na yan. Maso? Tiago! Tiago, Jun na! Halika muna! Uy! Huh? Amparo, ikaw atang dadalawin ni Tiago. Ikaw, Ponso, ha? Kung ano nung sinasabi mo? Ang babata pa natin, eh. Eh, ano naman yun kung bumalata siya sa'yo? Totoo naman, pag may edad na kayo, boto naman kami sa kanya. Di ba, Monching? Approve! Kayong dalawa, ha? Kung ano nung pumapasok sa isip nyo? Mamaya dyan, eh, marinig kayo ni Lolo. Gandang gabi sa inyo. Tuloy ka. Mukhang napalakad ka, ata. Sama, punta mo. Wala. Namamasyal-masyal ako. Di pa kasi ako inaantok eh. Oo nga pala, Poso, Monching. Maraming salamat ulit sa inyo. Wala yun. Masama pa nga loob ko eh. Kulang bakbakan eh. Eh, alam mo, Jun, bukas si Alice na dito si Ponso. Susunduin siya ng pinsan namin taga Maynila. Doon na siya mag-aaral. Siya nga ba, Ponso? Oo. Ayoko sanang sumama eh. Kaya lang, susunduin ako. Ay, Amparo, may pag-uusapan nata kayo ni Tiago eh. Tiago, di ba may pag-uusapan kayo? Ha? Eh, meron nga sana. Sabi ko na nga ba't may sasabihin kay. Tayo na, Monching. Baka maka-istorbo pa tayo dyan. Sige, Tiago ah. Talagang palabiruto si Ponso. Maupo ka. Salamat. Eh, ano bang sasabihin mo? Nagbabalak na rin akong malis dito sa atin eh. Bakit naman? Kasi, natuloy nga may pinsan pa akong nakilala ngayon. Galit pa sa akin at inaaway pa ako. Maayos din yan. May awa ang Diyos. Kapag umalis ka, malulungkot ka ng mga kaibigan mo. Bakit? May halaga ba sa inyo ang isang basurerong katulad ko? Meron. Sapagkat kasama mo akong lumaki sa paghanap ng basura. Hindi ba? Magandang araw sa iyo, Kokyat. Oh, ano inyo kailangan? Pinapunta kami dito, hindi kang baltobal. Bakit? Nagpapahingi sa'yo ng pera. Pera? Hoy, ang pera hingi. Ang pera ngawa kita. Konti lang tubo, kusin-kusin lang tubo. Kayo hingi pa sa akin, ah. Wala ko pera. Yayaman ka ba kung maliit ang tubo mo? Akin hindi mayaman. Akin mayaman sa anak, marami, pero pera wala. Kaya mo sinasabi, hindi ka ba hindi? Ano, naloloko? Hindi! Wala ako pera! Huwag niyo mong siti umaga ko, ha? Sige! Kambara! Tayo na. Laki-laki katawan, hiningawa, trabaho! Ano inyo tingin sa akin, alkansya?
Musit! Bonso! Bonsing! Tama-tama dyan naman! Ang aga-aga nyo kumakain! Ano maaga? Kanina pa ito kumalimbang ang pala ng simbahan para sa 12. Ba't di ko narinig? Baro marinig! Di kayo yata sa ito! Siya nga pala, Bonso! Akala ko ba'y pupunta ka ng Maynila? Kasi, nagpasabi ang pinsan ko, nasa Makalawan na lang daw ako susunduin. Tago, anong ulam mo? Ah, katulad din ng dati. Ito yung galunggong at saka kamatis. Ah, pareho pala tayo eh. Ano ba'y pinagkasabi nito? Uyam mo akong bahala dyan. Kumusta ang lakad? Talagang matigas yung si Coquette. Bakit? Ay, magbigay eh. Talagang mabigat, ano? Yan lang ang inchik na tumagal dito sa ating Simons. Paano hindi siya magtatagal dito? Eh, nakapag-sound ticket sa ating Simons. At nakaanap pa ng marami. Simba, nakita mo na ba yung anak ni Coquette na dalang niya? Oo. Ganda siya, ano? Matobal, siya na lang kayang kunin natin at ipatubos kay Coquette. Mabigat ang sentensya sa kidnap. Baka hindi niyo alam yun. Ibalit yung Tobal. Pakakasalan ko naman siya pag nasabi tayo. Mabigat yan, Simba. Sige na, Chong. Sige na, pahit ka na. Chong. Sige na. Ha? Nay, tapos na mo ba? Oo, bakit? Nay, kasi pupuntahan ko lang si Kuya. Kasi mukhang malungkot na naman mo siya eh. Oh, sige, mabuti pa nga. Huwag kayo masyado magtatagal at gabi na, ha? Oo. Uh-huh. Uy, Tago, bakit mukhang nalulungkot ka na naman? Buti ka pa, Estela. May nanay pa. Samantala ako, ulila na. Malungkot isipin na ako'y ampo niyo lang. Eh bakit? Hindi ba nanay ang puring sa magulang ko? Oo, nanay. Kuya, masaya ba kayo ng buhay pang mga magulang mo? Masaya? Wala. Eh bakit naman wala? Kasi, sanggol pa lang ako noon. Pinatay daw ng tatay ko, ang nanay ko. Dahil sa maling paninibugo. Tatay mo ang ginawa niya sa nanay mo? Oo, nagsisi siya. Nakuloy sa munting lupa. Kaya lang, tumakas. Eh, nagkita ba naman kayo ng tatay mo nung siya tumakas? Oo. Di ba, sa inyo na ako nakatira? Nung una kayo magkita? Di ba, pinapasyal pa niya ako noon? Isipin, ano? Oo nga. Stella, matulog na tayo. Maaga kasi akong lalabas bukas eh. Tayo na. Tayo na. Yun! Bakit? Sabay na tayo. Saan ka pupunta? Sa palengke. Oh, diga, tayo na. Sige. Sa'yo, peso ha. O, peso ha. Mangkakyat, kulang pa ito. 80 lang ho ito. Ano kulang? Akyan abot sa'yo, tama. Ikaw nga, bulsa. Ikaw, hindi. Ano? Hindi ho.
Ano na hindi? Ano ako? Sino galing? Akyan, bawi kung ayaw mo. Ay, huwag na oh. Po. Ibala na po. Basta kulang kayo ng 20. Kulang? Tay-tay, ako. Ano ikaw? Ikaw, pasok loob. Tawa-tawa pa ito. Bata-bata, gawa nilihin siya na tatay ah. Paano, Honey? Dito na ako, ha? Tiago, wala ka bang gusto yung pabili sa akin sa palengke? Wala, Honey. Nakakaya sa'yo, eh. Huwag ka nang mahiya. May pera naman ako, eh. Hindi na. Saka na lang. O, sige, ha? Malakad na ako. Sige. Mag-iingat ka, ha? Sige. Diyan na siya. Kaya na bahala. Meron mo ba kang pinagbibiling bote dyan? Marami na. Itago ng mga tao doon sa kabilang aso. Ano? Ikaw ba kilala kung sino mga tao yun? Oo! Habulin nyo natin! Oo, huwag na. Tayo nga, punta pulis. Huwag kayo alis ka. Aksyon, balik agad. Ang inaaranggoan ko rito po, para pigilin ko ang tignan kumuha kay Colin. Eh, binanggapan nila. Kaya wala akong nagawa. Sa ganito, sir, kayo kailangan halap agad aking anak. Baka kung ano sila gawa ka niya. Kaya magalala, Sir Kaukyat. Pahanap pa agad ang inyong anak. Salamat. Kami alis na. Ah, sige. Salamat, ah. Ayos. Kaya mo sa akin ang latag niya. Yes, sir. Abo. Dali. Tiago, maaaring hindi mo alam na delikado ang buhay mo sa ginawa mong pagsusumbong sa pulis. Alam ko yon, pero hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Manang-mana ka sa nasira mo, ama. Masyadong matapang. Kuya Tiago? Kuya, kung ako naman nakukunin nila eh, anong gagawin mo? Huwag kang magbiro, Stella. Kapag ikaw ang ginalaw nila, ay babalitarin ko ang buong Cavite para hanapin kita. At saka ang lahat ng kumuha sa'yo ay parurusahan ko. Isang parusang hindi nila makakalimutan. Kuya, eh anong kasing parusa yon? Basta, mahirap na lang magsalita. Kuya, mahal mo pala ako. Oo, mahal kita. Sige ito sa aking kapatid. Tumbal mo ang dyan. Bert, Simbad na saan? Laro sa loob. Chong Tobal, anong balita sa bayan? Ah, nagugulo yung mga pulis dun eh. At ito si Kaukyat nagsumbong. At kasama rin ito si Tiago Jr. Chong Tobal, itong Tiago Jr. ay kalahi natin, hindi ba? Oo, oh, bakit? Kasi Chong, hindi ko maintindihan ang takbo ng buhay namin magpipinsan eh. Tuloy na naman yata ang pinkian. Noon, Ronquillo pumatay ng Gozon. Bayaw. Ngayon, Gozon papatay naman ng Ronquillo. Pinsan. Ganti-ganti lang eh. Ikaw, Simbad, ang tanging naiwanan sa akin ng aking mahal na kakambal na kapatid. Kaya pati pag-aasawa ko'y napabayaan ko na. Dahil sa pag-aalaga ko sa'yo, napamahal ka na sa akin eh.
Kaya pati pag-aaral mo na ipinipilit ko sa'yo ay tinutulan mo. Kaya yan, spoiled ka. Pati pangangatuwiran mo, baluktot. Ang ibig mong sabihin, Chong, eh, lahat ng taong nakapag-aral eh, panaitama o diretso ang gawain? Hindi naman lahat. Pero marami sa mga nag-aral. Ang magaling na landas ang siyang pinatutunguhan. Eh bakit kayo? Mali ang landas nyo. Hindi rin kasi ako nakapag-aral eh. Eh di pareho lang tayo. Parehong baluktot ang isip. Sige na nga, baluktot na kung baluktot. Sigam. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin ko para matulungan ko si Connie. Eh anong magagawa mo? Ang bata-bata mo pa. Kahit na bata ako, gusto ko makatulong sa kanya. Ang bait-bait kasi niya sa akin eh. Tsaka may utang na loob ako sa kanya. Chong, wala pa ano? Kami nga eh, baka may makarinig sa'yo. Kain mo na tayo, Chong. Nagugutom na ako eh. Kuya, ano na kaya ang nangyayari kay Connie ngayon? Siya nga ang iniisip ko eh. Baka kung anong ginagawa sa kanya ni Simbad. Oh, mga anak, matulog na kayo at gabi na. Ikaw, Tiago, may trabaho ka pa bukas na umaga. Opo, Inay. Kasiyakan natin. Patubagi na. Kasi excited ka kung bumaril eh. I'm excited. Pwede nga! Ay! Stella! Huwag ka patingin dyan, ha? Inay! 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 Stella! Inay! 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 Ka na lang. Masakit pa yan dahil sa tama ng bala. Kuya, ang inay. Sino nag-aasikaso sa kanya? Marami. Huwag kang mag-alala. Baka makasama pa sa iyo eh. Kuya, kayo sama naman ang swerte ko. Ang aga ko namang naulila. Huwag ka umiyak, Stella. Pareho lang tayo ng kapalaran. Wala tayong magagawa. Yan ay dinulot sa atin ng Panginoon Diyos. Kuya, kailan ang libing ng nanay? Bukas, alas 3 ng hapon. Hindi ba pwedeng gumawa ka ng paraan para makita ko ang nanay? Huwag man lamang siya mailibing. Kaya mo, patatanong ko sa nas. Sige, diyan ka muna. Tora? Bakit, boy? Pwede ho bang umuwi si Stella para makapaglibing sa kanyang ina? Hindi maaari. Hindi siya maaari kumusi sa kanyang kama. Baka magkasama sa kanya. Hindi po ba naman siya mapipilay sa naging pinsala niya? Huwag po kayo mag-alala. Kailangan din hong malaman niya yun. Maari siyang mapilay dahil may pinsala ang kanyang buto. Para mumbalik ang kanyang paglakad, kailangan malaki operasyon.
Bel! Boss! Dali mo itong sulat kay Coquette at bibigyan ka ng pera niyon. Saan ba ako bibigyan nun? Pagkabasa niya? Oo, sige, lakad na. Ikaw, Choy, magbantay nga sa bandaro na. Okay na? ₱10,000. Masyado malaki halaga. Akin wala ganong kalaki pera. Baka gusto ikaw papulis kita. Ba? Ba't mo ako papulis? Napagutusan lang ako. Kaya masyado malaki yung hingi halaga. Alam mo, madali gawa bata, madali gawa anak, pero hindi madali ganito pera gawa, ganito kalaki. Kaya ikaw sabi ha, akin hindi gawa tubos. Hindi ka tubos ha? Hindi. Sinabi mo yan? Sinabi ko yan. Sabihin ko sa kanila. Huwak! Akin nga miro lang alis agad. Akin ibig sabihin, akin mayat pero hanap muna pera. Kaya lang, ikaw sabi konti tawad. Pwede ba 2,000? Cash naman, 2,000. Sabihin ko kung papayos sila. Hanggang 2,000 lang ha? Ikaw din sabi ha, huwak nila gagalawin akin anak. Titingnan lang ha? Ha? Sabihin ko. Dali, pagkain mo. Yan ang pinakahuli mong pagkain na masarap. Mamayang hapunan, talbos ng kamote na lang. Ayaw ka raw tubusin ng tatay mo. Ano? Ang ibig mo masabihin, porke ayaw na akong tubusin ng tatay ko, gugutumin nyo na ako? Talbos ng kamote na lang ang pakakain nyo sa akin? Teka nga muna. Anong palagay mo sa akin? Baka? Eh, saan naman ako kukuha ng pagkain para ipakain sa'yo? Eh, di pauwiin nyo na ako sa amin para hindi na kayo magpakain? Ay, ewan ko, subos ko. Bustos! Lalaki ka, huwag kang duwa, mabuti at natuturan mo ni Masin ang medalyon. Bakit po? Naariyan ang kapangyarihan niya para aking lumabas at makita. Tay, ang agimat yung lubang mabisa. Walang pamatay na bagay na maaaring tumalab sa balat ko. Totoo yun. Ngunit tatablang ka mula leeg hanggang ulo na maaaring ikamatay.
kaya magiging ka. Ganun po ba yun? Oo na. Paalala na pala, bago umalis. Huwag mo na ang gusto mo. O gagamitin sama-sama ang aging matindihan. Matatag. Huwag mo kumtala. Mahirap ang kalagayan ng kaluluwang makasalanan. Laging daramsay at laging uhaw sa tubig. Tay! Tay! Abel, halika. Boss, magbalik nga kay Kokyat at sabi mo sa kanya, sa loob ng dalawang araw kapag ka siya hindi nagpagbigay, mag-aasawa ka mo yung kanyang anak nang wala sa panahon. Hindi ba po, Mangkin? Pochong, gusto mo wag na natin hintayin ng dalawang araw eh. Umpisaan ko na. Huwag muna, Simbad. Hindi pa tayo nasasabit eh. Ano, wala ka na ba ako? Eh, anong ginagawa mo dyan? Oh, kumusta ka? Mabuti, Kuya. Kuya, sabi ng doktor, pwede na daw akong umuwi bukas. Pinabibigay nga pa ito ng nurse, oh. Ito ba ang nag-gasos mo rito? Ang laki-laki naman. Saan kaya kukuha ng pera pang bahay dito? Kuya, ano kaya kung ipagbili mo yung kahit na anong kasangkapan natin kay Mang Kokyat? Para may pangbayad tayo dito. Kay Mang Kokyat? Hindi bale, hihiram na lang ako sa kanya ng pera. Hindi ba kuya makunat yon? Bahala na. O sige, niya ka muna ha. 27 na. 28, 30 na. O, eksakto, 30 na. O, ikaw payag, aking kuha lahat, 5 piso. 5 piso, ba? Di pwede yan. Ano hindi pwede? Aking tulog, ikaw istorbo. Tapos hindi payag, 5 piso. Eh, 25 isang kilo, 30 kilo siya, 7.50 ang laganya na. O, sige, sige, sige. Para ikaw hiling awa galit, aking dagdag. 6 piso dagdag. O, meron pa reklamo? Dagdagan mo pa. Kung hindi ka payag, aking tulog na. Wag. Sige na, payag na ako. Masyado marami, arte, payag din pala. Sige. O, ikaw dala na. Magandang araw sa inyo, Mang Kokyat. O. Ano balita, Tiago? Galing po ako sa ospital, kay Stella. Kailangan niyang tulong ninyo para siya makalabas. Paano tulong? Eh, hihiram po sana ako ng pera para pambayad. Kung maaari, wala na po kasi ako ibang matakbuhan eh. Magbabayad din po ako sa inyo. Dudoblihin ko po ang sipag ko para makabayad agad. Bakit nawalis? Akin mukha tanga. Dago! Balik ka nga. Akin nga ayos lang gamit, ikaw tampo agad oh. Bakit ikaw nga alis? Magkano ba kailangan? Eh, 750 ho. Uish! 750? Bakit? Ikaw ba bili ospital? Pero, hindi bale, basta buhay. Ikaw sigurado buhay, ha? Oho. O ikaw hintay, akin kuha pera. Marami salamat oh. Nagbago ang dating saya,
kay hirap ng nag-iisa. Ang tunay na nagmamahal sa akin ngayon'y wala na. Kay hirap ng sawi kong pala. Pathala na ng haba. Sa naranasang kong saklap, sino ang di maiiyak? Maging ulila ay wala nang kasinghirap. Kay hirap nang sawi kong palad. Ba't hala na nang haba? Naranasang kong saklap, sino ang di maiiyak? Hanggang kailan kaya mag-iisa? Kahirap nang maging ulila. Kuya, umani kaya dito sa taas? Baka makamugang ka pa. Kuya, bakit mukhang may damdamin ata ang kinakanta mo? Oo, naalala ko kasi ang nanay Pasing at saka si Connie. Ay, kuya, si Connie, hindi pa ba siya nakukuha? Hindi pa. Tutulong na ako sa paghahanap sa kanya eh. Dahil nakapangako na ako kay Mang Kokoya. Kaya bang gawin yon? Bakit hindi? Eh, sino na yung mga kasama mo sa paghahanap sa kanya? Magkasama ako ng mga pulis. Tao po. Tao po. Di ba itong si Tom Bagoso ni dating tiga Malaga, Sam Segundo? Oo. Doon natin siya punta. Tayo lamang tatlo? Ang pupunta ron? Oo. Bakit ho? Delikado ho bang pumunta sa Malaga, Sam Segundo ng tatlong tao lang? Kahit na mga pulis pa kayo? Ah, hindi naman. Oh, tayo na. Sari ito? Ayaw yata niya eh. Ba, hindi ba? Tayo na. Ano ba rito ang kubo ni Tobal Goson? Bakit ba? Eh, mga kumpare niya kami, meron lang sana kaming lalakarin sa kanya. Ah, andyan lang ako sa Mandarian, doon sa may tumana, may kubo ron. Yun naman kanila. Sa may tumana? Oo. Ah, sige, maraming salamat. Kaya ko, Benny, mukhang hindi tutubo si Kokyat. Palagay ko nga, pare. Yari ka. Yari mo ko.
Malas ka eh. Hoy, doon ka tumago sa bandarot, baka tamahan ka pa. Ha? Kailangan pong tulong ninyo. Ayos si Tay! Chong, Chong! Anong gagawin natin? Isip ba tayo sige lahat? Dali! Sina Tobal? Eh, tumakas ho. Tay, maraming salamat sa inyo, ha. Tungkulin ko ang tulungan kita. Wala si Tobal, pero anak ni Kokyat nandyan. Boy! Kira dito! Ba? Tay? Tay? Tay, maraming salamat sa inyo, ha. Diyan na kayo. Niho. Andiyan sa loob. Tiago! Kuni! Maraming salamat at dumating kayo. Hindi ka ba nisinaktan? Hindi naman. Sila Simba, nasaan? Tumakas ang bagyo na magputukan kayo. Saan sila dumaan? Diyan, pero maaring nakalayo na sila. Tumakas, ha? Saan kaya sila hanapin ngayon? Alam mo, Tiago, minsan, narinig ko sa kanilang pag-uusap na sa Cavite City o sa Ternate daw sila magpapalamig kapag nakuha na nila ang perang itutubo sa akin. Ganun, ha? Cavite City? Ternate? Manda kayo. 350 mas 90 mas 80. Bakit ganun? Kulang dalawa pera. Saan kaya punta dalawa pera? Nawa tago liko, dalawa pera. Connie datin! Connie, anak ko. Akala ko atin hinangawa kita. Ikaw ba wala bawas, anak? Eh, Itay, si Tiago at ang mga kasama niyang pulis ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa inyo. Wala nga naman. Eh, Itay? Ayaw niyo nga daw ba akong tubusin? Hindi sa ganun. Anak naman, pwede ba yun? Kaya lang masyadong malaki ko nila hingi. Kaya aking tawa, 2,000 piso. Pero ngayon, yung 2,000 piso akin bigay sa mga nagligtas sa'yo bilang gantimpala na. Huwag humang, Kokyat. Hindi po kami naghihintay ng gantimpala. Tungkulin po nila ang dumamay sa nahapi. Totoo yun. Ah, hindi pwede. Akin talaga meron laan para kone. Kaya kailangan kayo tanggap 2,000 piso. Sandali lang, sa akin kuha lang pera. Monching? 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 Magandang araw sa'yo, ang araw. Napasyal ka. Hindi ka ba lalabas ngayon? Hindi muna ako magkatrabaho.
May hahanapin kasi akong tao eh. Amparo, kaya ako napunta rito, eh ibig ko sana pakiusap sa'yo kung maaari lang na samahan muna si Stella sa bahay habang wala ko. Hindi ako makakatanggi sa'yo, kaya lang ipagpaalam mo muna ako sa lolo ko. Tayo. Ate! Naharap mo ba ako? Atsago! Ay. Kanina pa kita hinahanap eh. Pinatatawag ka ni Lolo. Akyat na. Saan siya nagsususuot eh. Hindi ka na, Jun. Ikaw bata ka. Kung saan sa kagala ng gala. Yung tubigaw walang laman. No, pinuno ko na kanina yun eh. Pinuno. Lo? Lolo? Amparo? Lo, si Jun ho. Eh, makikiusap po siya sa inyo eh. Na kung maaari daw samahan ko muna si Stella sa kanila. Kaalis yata siya eh. Ah, ganun ba? Ah, Gerald, tuloy! Magandang araw ho. Oh, opo. Salamat ho. Alis ka raw. Eh, makikiusap po sana ako sa inyo eh. Ah, ganun. Eh, dadala mo silang babae doon. Mabuti kaya eh, isama mo na rin si Monjing. Nang may makasama silang laki, iba na yung may lalaki. At ako naman eh, dadala mo lang doon. Eh, saan bang punta mo? May hahanapin ho akong tao. Sinong tao yun? Hindi ho iba sa akin. Bibigyan daw ako ng magandang trabaho. Magaling kung ganon. Pasya, Amparo, Monjing. Magsipag-ayos na kayo. Kasama kay Tiago. Opo, Lolo. Ikaw, Monjing. Salamat ha. Tiago, kasi ako makarating. Kung mukhang kalimutan ha. Baka kalimutan ko muna kayo. Tiago, si Stella ho. Stella! Stella! Bakit ka nababa ng bahay? Eh, kung mahulog ka! Nag-iingat naman ako po yun. Kaya ako mo naisipan na pumanaog kasi naiit na ako dito sa taas eh. Gusto ko namang maglibang sa lupa para ma-practice itong mga paa ko. Aba, para mabuti sa palito ka. Hindi lang pagdalaw ang gagawin ko dito. Sasamahan kita. At kung gusto mo, dito na rin ako titira. Talaga, titira ka na dito sa amin? Hindi ka nagbibiro? Hindi. Eh, pinakausapan ako ng kuya mo. At ang lolo ko, na pansamantalang sumahan muna daw kita dahil aalis yata siya. Kuya, aalis ka? Iiwan mo ba ako? Oo, Stella. Maghahanap ako ng trabaho para may panggastos tayo. Papanig na kita, Stella. Saka ka na lang mamasyal. Pasensya na ho kayo. Akala ko kayo ang taong hinahanap ko. Lugas, wala tayong kamalay-malay, babaralin tayo. Wala tayong kalaban-laban na. Oo nga. Masamang pangit tayo niya. Buti kayo, umuwi ka na. Huwag na tayo tumuloy. Malas ka ng kasama eh. Anong malas? Yung bigote mo, buwisit eh. Napagkakamalan tuloy tayong mamatay tao. O, tamo, ito pag diniskayahan mo. Diyan ka na. Malas nga yata akong kasama. Burgues! Sabay na tayo! Thank you.
Ano kaya ang negosyo ng manager ni Uncle Loka? Palagay ko, malakihan niya simbad eh. At pagka sinuwerte tayo, habang nagtatago tayo rito, kikita tayo ng malaki. Isan? O, sige na. Manager, siya ko sinasabi kong pinsan kong tigay Imos. Mapapagkatiwalaan ho natin siya. Sinabi mo eh. Maasahan niyo po, manager, ang matapat kong paglilingkod sa inyo. Yun naman talagang inaasahan ko eh. Sapagkat kung hindi, yung pinsan mo si Oka ang mananagot sa akin. Hindi ho siya makukompromiso sa akin. Yan na, ligo tayo. Sa lugar mo. Tahimik naman. Oka. Ikaw nang bahala sa mga darating na epekto sa dalawang bangkayan, yung dating gawi. Maghihintay na lang kami rito. Kasama ako sa halal, Marger. Huwag na. Kaya na ni Oka yan. Sige po, manager. Punta na kami. Kanila. Sibad! Pagbabayarin kita ngayon sa mga kawalang yan mo. Aba, pinsan siya ako. Anong kawalang yan ko? Wala akong alam na ginagawa. Natuto ka ngayon tumawag sa akin ng pinsan, ha? Magpinsang buong buo tayo, hindi ba? Huwag mo itutok sa akin yung pinsan. Baka pumutok, tamaan ako. Ano ba talagang kawalang iyan na ginawa ko na ibinibintang mo sa akin? Hindi ba ikaw ang nagrapido sa amin? Ay kinapilay ng kapatid ko at ikinamatay ng nanay pasig ko? Aba, hindi ako. Kung hindi ikaw, ikaw ang nag-utos, hindi ba? Aba, hindi rin. Hindi. Tumitap kay Connie. Hindi ka rin? Huwag mo sabihin hindi! Kita-kita ito! Buwakan na mo! Malakas ang loob nyo, ha?
Pasok ba kayo? Eh, hindi naman ho kami yun eh. Hindi! Hala! Tamad! Uh-huh. Sino ba kayo? Mga pulis ba kayo? Pulis, kami ngay. Talingan namin kay manager. Sino yung manager? Amo namin yun. Basta sumama ka sa amin. Dalihin mo. Come on. Dina? Sino yung kasama ni Pando? Asha, dala namin siya kagabi. Galing sa Amaya. Pinababantayan nga siya kay Pandong eh. Gandang lalaki, no? Oo, magandang lalaki. Pero bakit siya pinababantayan? Anong kasalanan niya? Ewan ko. Di, tanungin mo. Di ba nakakaya ko ako pa ang lalapit? Hindi. Sige na. O, paano? Una na ako maligo, ah. Oo. O, sige. Sobrang nasunog ang balat mo, ah. Tama na yan. Lord, hindi naman ako sobrang sunog eh. Tama na yan. Ano pa? Eh, yan ang mumula ka na eh. Fever. Tama na yan. Tala, uminom tayo. Pandong, iwanin mo na siya. Parang nagbabantay ng preso niya na. Pinababantayan siya sa akin ng kuya mo eh. Basta sabihin mo sa kuya ko kung nabahala sa binabantayan mo. Sige, sabihin ko. Sige. Salamat, ha. Manager, si Ma'am Pakundo. Ano ba, Pakundo? Anong balita? Manager, lumalala ka walang yan eh, Karyataso. Niyari na may isang lagay ng patiran sa pagkor, kinulat ng pera, pinasat pa mukha niya. Bakit? Sino ba yan? Balsador natin, si Kiko. Hindi ko nakilala. Bakit, Kiko? Anong nangyari sa mukha mo? Ay, Diyos, pinagpapalupo ko na yung karyasasyon nung ayoko po ibigyan pere. Manager, nalayas ako ni Mercedes eh. Hindi na lang ko po kailangang bantayan yung batang dalamin niyo. Hindi bale. Anong pangalan mo? Santiago Ronquillo Jr. Pero kung tawagin nila ako, boy. Eh, ikaw? Mercedes. Taga saan ka naman? Taga Imus, Cavite. Alam nyo, nagtataka ako sa batang yan. Kitang-kita ko ng barilin sa likod. Pero, hindi sa tinablan. Totoo ba yung boss? Totoo yun, Ma'am Pakundo. O kaya si Dina. Hindi ba Dina? Alin yun? Ibang batang binaril. Ah, yun ba? Oo, gulat nga ako eh. Kala ko, patay. Yun pala, bumaliktad lang. Eh, wala naman sugat eh. Boss, bakit hindi mo siya gamitin kay Karyasaso? Patay-mali siya yan. Maaaring tama ka, Pakundo. Andong, tawagin mo yung bata. Yaman-yaman nyo. Siguro malaki ang kita ng mga magulang mo, no? Wala na ako magulang. Ulila na ako. Ang kuya ko na lang, siya ang may-ari nito. Mercedes, oh? Pinatatawag siya ng kuya mo. Bakit daw? Ewan ko, basta pinatatawag lang siya. O, tayo na. Diyan ka muna. Alam nyo, kung hindi dahil sa batang yan, gusto saan ang kargamento natin. Manager, ayan na yung bata. Sandali lang, ha. Aliga. Ano ba ang pangalan mo? Boy ho. Boy Imus. Boy Imus? Kaya ka ba tinawag na Boy Imus dahil tubong Imus ka? Ganun nga ho. May ba tayong usapan? Hindi ba tama ng bala ito? Oo.
Paano naman hindi ka nasugatan? May galing ka ba o ano? Wala ko. Baka tapis lang ako kaya hindi nakasugat. Alam mo, Boy Imus, dapat eh magalit ako sa'yo. Sapagkat nasira ang negosyo ko nang dahil sa'yo. Dahil sa akin? Bakit ho? Na magkaputukan kayo. Nakatawag ng pansin sa mga pulis. At nasumpungan nila ang pagdidiskarga ng mga epektos ko. Eh, hindi naman ho kung unang nagpaputok eh. Boy, sanay kang pumatay. Kailangan kita sa hanap buhay ko. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Oo, basta't malaking kikitain. Bakit ka parang umangos? Kasi may nagpalita sa akin sa bilyara na. Pinanti ka ng mga bata ni George. Binahahanting pala ako ni George, ha? Naroon po ba sa bilyara niyang nagbalitang yun? Naroon ba? Nung umalit siya po eh. Nakausapin kasi. Ayun na. Sir, bill niyo. Para kang bago ng bago sa akin. George, sumaya ka. Yes, sir. Yes, sir. Sino kalaban? Pare, tinatatang ng buslo kung bata ka ng George. Wala akong kilala ng George. At hindi ako nagpapabata kahit sa kanila. Listen! Buisit eh pa. Tatalo ako eh. Wala nga! Matapang ha? Hindi ka ba't tinatablan ng bala? Isang buwis ito. Asyari! Dino! Dino! Ano ko sana ako? Bata ka ba ni George? Ha? Hindi ko kilala si George. Kayo! Kung sino man na nakakakilala sa inyo kay George? Sabihin nyo, nakaanda ko! Sikaryo nga ko! Sir! Okay. Sino ba yun? Saan? Ewan mo ako sino. Kayo ang mga malas sa buhay ko. Muna nga kayo! Talagang buhay. Kahit kayo. Orlando, ano ba talaga ang mukha ng karasaso niyan? Talaga ba mukhang aso? Medyo hawik sa bulldog. Boy, si Zacarias aso. Pare, patuloy niya! Bakit mo siya? Suwerte natin. Nandito na sila. Sino sa kanila? Yung mataba. May sombrero, nakasalamin pa. Eh, paano ngayon ang gagawin natin? Ewan ko sa'yo. Di ba papatay mo rin siya? Eh, hindi ko naman siya kaaway eh. Kahit na, yun ang pinag-usapan niyo ni manager, kailangan masunod. Bono. Tagal tayo hindi nagkita. Oo nga, pare. Ano balita? Ayos ba? Ayos, pare. Nakayari eh. O, mga bata, sa bahay na lang tayo magkita mami, ha? O, sige. Kata ko eh. Tara, pare. Dito tayo. O, sige. Bulldog! Bastos tong bata to, ha? Pare, wag mo nang patulan. Bata yun eh. Hindi, pare. Bibigyan ko ng leksyon to. Hindi dapat pamiyasanin ng ganyan. Huwag na, pare. Hoy! Bakit mo ako tinawag ng bulldog? Bastos ka! Oh, bakit kinalapit sa akin? Kakagatin mo ba ako? Ba!
Masamang tubo ng dila mo! Ang hindi! Ano ang kailangan mo? Huwag, anak. Magumano po sana ako, Itay. Hindi maaaring. Hindi mo ko maaaring hawakan. Itay, nais ko po sana mag-opisal sa inyo. Nakagawa po ako ng kasalanan. Pumatay po ako ng tao na hindi ko po naman kaaway. Alam mo palang kasalanan. Bakit mo ginawa? Gipit ako, Itay. Kailangan ko ng pera para ipagamot si Stella. Kawawa po naman siya eh kung mananatili po siyang lumpo. Itay, huwag sana kayo magalit. Ayon sa boss ko, masamang tao naman daw ang pinapatay niya sa akin. Hindi katwiran ang pinagsasabi mong yan. Patatawarin pa kita sa unang kasalanan mo dahil sa kakulangan ng iyong batang pag-iisip. Anak, sa susunod, parurusahan na kita. Itay, Tay! Tay! Stella? Stella? Nag-usapan mo ng comics, oh. Hindi, ayoko. Diyan muna. May bibili lang sa sundahan. Sige. Ate? Oh. Libang mo mo, Stella. Kawawa naman. Nalulungkot eh. Saan ka pupunta? Sundahan lang. Sige. Stella? Maglakad-lakad muna tayo. Para naman mabalat siyang paa mo. Ilang araw ka na rin nakakulong dito sa bahay. At wala man lang kakilos-kilos. Tungkod mo. Amparo, hindi ka ba nalulungkot kung wala ang kuya ko dito? Nalulungkot din. Kaya lang, iniisip ko na kaya siya nasa malayong lugar ay para maghanap buhay at babalik din naman siya. Amparo, hindi ka mong crush sa kuya ko? Si Stella naman, kung ano mong sinasabi. Kasi may pakiramdam ako sa kuya ko na may gusto siya sa'yo. Kaya ikaw ang pinausap niya na tumira dito para mabantayan kita. Totoo ba yung sinasabi mo? Uy, interesado siya. Bakit ba ako magkakaila sa'yo? Stella, talaga namang may crush ako sa kuya mo eh. Payag ka ba? Tatanungin mo pa ako, magkatuluyan lang kayo. Ang saya-saya ko siguro. Baka makalakad pa ako ng diretso. Tayo na nga. Talo na! Talo na, Bato! Talo na! Hey! Talo na! Bisan mo! Oo! Saan ka pupunta? Oo! Papalitin kita! Bumalik ka! Bisan mo! Oo! Sige! Talo na ako! Ayan! 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 Ayan
Teka, mate, hindi na lumilito. Nalunod na yata eh. Hindi, salilito na yan. Oh, ayan o, lumitaw na. Manager. Alam mo, boy, ikaw pa lang lalaking nakakausap ko ng ganito ka-intimate. Intimate? Pabango ko yun ah. Hindi! Kinibiro lang kita. Bakit? Mahigpit ba ang kuya mo? Oo, seloso siya. Pero sa'yo, nagtataka ako. Hindi siya nagagalit. Paano? Alam niya na mabait ako. Magandang lalaki. Mabait. Magandang lalaki. Totoo naman ah! 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 Oh, oh! Jeff, ang maabuso ang boy Inos na yan. Sabihan mo lang siya. Yan. Sa boss ko yan. O, Oli! Baba mo yan! Oh, Stella! Kumusta? O, oh, yung paa mo, hindi na ba nakilot? Hindi na pa yan. O, paano? Kumusta? Inaalagaan mo ba siya? Oo, siyempre. Ikaw? Mabuti. Kuya, paano yaman-yaman mo na ata ngayon, ha? Ang ganda-ganda ng damit mo, oh. Saka ang dami mong alahas. Ano ba ang trabaho mo? Ah, ayos lang. Oh, punta tayo sa jeep. Tignan natin yung mga regalo nyo. Tiga. Oli, bigyan mo yung bisketa kay Monching. Yay! May bisketa na ako! Tiago, para kanino to? Oh, diyan ka muna ah. Para sa inyong lahat yan. Maliban lang sa isang to. Para kanino yan? Kay Connie. Oh, bakit parang nalungkot? Wala. Meron din naman para sa iyo eh. Oh, ito. Puni mo. Salamat ah. At meron akong special para kay Stella. Ito. Dali lang ha. Stella, ito naman ang special na regalo ko sa iyo. Mas magaan ka makakalakad sa saklay nito. Oh, salamat ito. Tatapon ko na ito ha. Oo. Oh, tiga, subukan natin. Yan. Sige pa. Yan. Stella, sandali lang. Ihatid ko lang yung regalo ko kay Connie. Ha? Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Sandali lang ako. Okay. Sige. Oli, hilakad tayo. O, diyan ka muna, ha. O. Ayan. Ayan. Okay, okay, Chicago ngayon. Nanapan niya, pagpunta niya kay Connie kasi sa atin. Sigurong mahal niya si Connie. Hindi, natitiyak kong hindi. Ako ang unang magdaramdam kapag nagkaganon. O, smile naman dyan, o. Huwag ka nang malungkot. Babalik ko naman yun eh. Smile. Ayan. Buti pa eh. Umakyat na tayo. Tingnan natin kung anong laman ito. Sige. Uy! Tiago! Ano? Kumusta ka na? Mabuti. Eh kayo? Mabuti rin. Mukhang umaasenso ka na ngayon ah. Hindi naman. Ayos lang ang trabaho ko sa Maynila. Ako nga pala. May pasulubong ko sa inyo. Oh, ito. Ayan. Oh, ito. Para sa akin ba ito? Oo. Oh, bakit? Hindi mo ba gusto? Wala nang halaga pa para sa akin ang regalo mo ito. Salamat, Connie. Ang tatay mo? Oh, bakit? Bakit, Tiago? May pasalubong din ho ako sa inyo. Ah? Asenso na, Tiago, ah. Ito. Ano ito? Pampariduso. Para maiwasan yung sakit na atapisyon at sakit sa puso. Akin naman, payat? Mantot. Pero sigurado ikaw akin reduce, ha? Oo. Oh. Eh, sabi na espesyalista ng doktor ng boss ko, eh, sigurado ho yan. Aki, ino, Misa. Diyan muna kayo, ha? Saan ka naman nagtatrabaho ngayon? Sa isang factory sa Maynila. Eh, kailan naman ang balik mo? Sa isang linggo na. Papasyal ko muna si Amparo at si Stella. Ang malibang-libang naman sila. Oh, bakit? Si Amparo lang ba?
ako, hindi mo isasama? Eh, di sumama ka, mas lalong masaya. Huwag na. Baka hindi mo lang ako pansinin pag nandun si Amparo. Bakit? Eh, pare-pareho ko naman kayong mahal. Eh, Tiago, pwede bang dito ka na maghapunan? Hindi maaari. Dadalawin ko pa ang ibang kaibigan ko eh. Oh, diyan ka na ha. Sige, siyensya ka lang. Sige, ingat kayo ha. Oo, oh. Ayun na. Isipan ko na simula bukas, lagi tayong mamasyal habang di pa ako napunta sa trabaho ko. Yan! Oo nga sa tayo sa beach, sa Tagaytay, sa Las Bañas, at sa Sampa. Diba, Tiago? Oo, lahat ng gusto niyong puntaan, pupunta tayo. At saka bibili pa tayo ng bagong gitara. Yan! Yan Taal Volcano at yun naman ang dulo ng Sierra Madre. Ang ganda. Estela, dahan-dahan lang. Baka mata pa ka na tanawin dito sa Cavite. Tsaka malamig. Tiago! Saka tayo sa kabahay doon, oh! Halika. Ayun na. Ito ba? Ito ba?
Amparo, ngayon na lang tayo siguro makapumamasyal. Dahil tapos na yung sanlinggong bakasyon ko. June, hindi ba maaaring sa ibang araw ka na lang bumalik? Malulungkot kami pag umalis ka na. Hindi maaaring, Amparo eh. Maghihintay sa akin ang boss ko. Eh, alam na ba ni Stella na aalis ka na bukas? Hindi pa eh. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Sigurado yung magdaramdam siya. Mahal na mahal ka niya eh. Mahal na mahal ko rin siya. Kung dahil sa kanya, kaya ako nagtatrabaho ng matigas para mapaganap ko siya at nang maalis ang kanyang kilay. Dakila kang talaga, June. Sana'y pag-upulan mo rin ang isang humahanga sa'yo kahit bahagi lamang ng pagtingin kay Stella. Sino ang tinutuloy ko rin? Sino? Ha? Hindi mo ba alam yun? Hindi na bale. Kalimutan mo na yan, ha? Halika na. Baka naiinit si Stella eh. Halika na. Halika na. Tayo na. Baka tayo gabihin eh. Uy, kung masisi ng ata ang usapan nila ng kuya ko, ha? Hoy, Boy Imus! Dali mo ito yung Astray! Dali mo! Oh, Boy! Itlo mo ang kape! Hoy, akin na lang ito, ha? Gusto ko yung matapang, ha? Ano pa hinihintay mo? Dali! Hoy, Dupong! Ako ba'y inuuto mo? Inaalila mo? O kinakaya-kaya mo? Nasora na ako sa iyo eh. Ang dali mo naman masora ngayon, Boy. Para inuutusan ka lang eh. Eh sinong di masora sa iyo? Kung makautos ka, parang busabos mo ko. Binubusabos ka na ba nun? Masyado ka naman manipis ngayon, Boy, oh. Hindi sa ganun. Sobra ka eh. Para kang amo. Kung di kay boss, baka sinib ako na yung mukha mo eh. Ano ka mo? Ha? Yeah! Ano? Sige! Hindi kita kaya dyan. Kung gusto mo, sa patalim eh. Gusto mo, siba ka ng katawan, ha? Masot! Boy? Tagal mo. Ano gusto mo mangyari ngayon? Siwa ng katawan. Sa braso! Oh, ikaw mauna. Hindi. Mauna ka. Mamaya ako. Manood ka, ha? Tulman, talagang hindi ka tinatablan. May sa impacto ka! Ano yung impacto? Manager! Manager! Bakit? Anong nangyari? Boy, bakit may hawak ng kutsilyo? Nagbiga mong hiwain ito. Nasisira na yata ang ulo. Ulastog kang talaga, no? Aamon na mong kanang hiwaan pagtapos sabi mo sira ang ulo ko. Baka si Baki ko ang mukha mo eh. Ikaw talaga dupong kahit kailan magulo ka. Pati ba naman yung bata eh, pinapatulan mo? Bata pa ba ito? Eh, kilabot na. Hoy, Dupong, itigil mo yung bunga mo, ha? Boy, huwag mong pansinin to. Wala naman sinabi yan, eh. Hindi ka sumama sa amin. May lakad tayo. Thank you.
Uday? Nagkapunan na ba si Boy? Hindi pa nga ho eh. Pinaghain ko siya kanina pero ayaw niya kumain. Ayaw. Naguguluhan lang ako sa buhay ko. Anong dahilan at naguguluhan ka? Mercedes, marami na akong napapa. Anong napapa? Ituloy mo. Ay, wala yon. Teka nga muna, Boy. Di ba ang sabi mo sa akin noon, maganda ako? Maganda ka. Kung talagang maganda ako, eh bakit ganyan ang kilos mo? Umiiwas ka sa akin. May bala ka bang magpare? O alanganin ka? Mercedes, hindi ako magpapare at hindi rin ako bakla. Okay na, subukan mo lumakad na mabilis-bilis. Sige, pilitin mo. Doktora, ayos mo ba yung ginawa ko? Ayos na, balik sa dati. Makakauwi ka na. Kaya lang, pag-iingatan mo, huwag magpinat sa loob na isang linggo, ha? Oho. Nasasakit pa operasyon mo. Salamat, ho. Naku, Stella, tiyak na matutuwa ang kuya mo kapag nalaman niya nakalakad ka na. Oo nga. Papano? May iwan ko muna kayo. May gagawin lang sa baba. Sige. Thank Salamat po. Okay. Okay. Tupig, ano? Oo nga eh. Matagal ko nang napapansin yung medalyong nakasabit sa legwa. May birthday ba yan? Saan ba galing yan? Ay, ito ba? Bili na tatay ko. Bakit ba nahimas? Tay! Boy? Tay! Ano ba mangyayari sa'yo? Tay! Sino bang tayong tinatawag mo? Ano ka ba? Santiago. Nakalimutan mo na ako, pati ng Diyos, nang dahil sa kawalang ilahan mo. Itay! Itay, patawarin niyo na ako. Hindi na ako uulit. Patawarin. At Yako, sobra-sobra na ang pangakapos mo. Marami ka ng Tay, masamang tao silang lahat. Hindi ako napatay ng mabuting tao.
May batas at may Diyos na dapat maglapat ang parusa sa kanila. Sino para maghukom sa kanilang buhay? Malupit ka, Santiago. Dapat kang parusahan. Kinakausap lang pala eh. Siya makapag-usap. Eh kaso, ang kinakausap, multo. Multong nanggugulpe. Ano? Multong nanggugulpe? Oo, oh, kalakuan niyan. Meron ba multong nanggugulpe? Hindi sumama kayo para makita nyo. Ano ikaw na lang. Eh kung totoo nanggugulpe yan, pati ako magulpe. Eh kawawa naman o si Boy, mang kanuto. Tingin na lang. Ay, teka. Ayoko nga. Ikaw na lang kung gusto mo. Tabaray tay! Teka, Mercedes. Mukhang tinitigilan na siya ng pag-golpe ng multo. Oo nga. Itay, magbabagong buhay na ako. Patawad, Itay. Uwi na ako, Itay. Uwi na ako. Boy, ano yung sinasabi mong uuwi ka na? Sino bang nagpapauwi sa'yo? Uwi na ako. Uwi na ako, Tay. Uwi na ako, Tay. Mercedes, anong ginagawa mo dito? Ang kuya mo. Nasa asinan, Boy. Alam kong lalayas ka, kaya binabantayan kita. Hindi kita paalisin, Boy. Kailangan umuwi na ako sa amin. Nakapangako na ako sa tatay ko eh. Tatay mo? Eh naglolokolokohan ka lang eh. Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang lumayas. Hindi siya ganun. Tatapatin na kita, Mercedes, tungkol sa trabaho ko sa kuya mo. Ano? Sige, sabihin mo. Ako ay isang mga halaga ng kuya mo. Ano? Marami na akong nagawang kasalanan sa utos niya. Sinusurot na ako ng kaluluwa ng aking ama. Gusto ko na magbagong buhay bago mahuli ang lahat. Boy, masama bang tao ang kuya ko? Masama siya. Nag-uutos siyang pumatay ng tao. Totoo bang sinasabi mo? Totoo ba? Oo. Ilang beses na niya ako inutusan. Akala ko siya na ang pinakamabait na tao sa mundo. Hindi pala. Siya pala ang pinakaayop. According to intelligence report, itong si Olvido Pagtakhan, alias Jones, ang siyang may bata kayo, buhay mo. Yes, sir. Maaaring yung nang kailangan ng Delphine Sabog siya. Sir. Oh, sir, si Delphine Sabog. Oh. Tuloy ka. Opo. Salamat. Delphine, kaya ka namin pinatawag. Dahil gusto namin malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Boy Imo. Anong masasabi mo? Sir, ang katotohanan po ay talagang hindi ko po kilala si Boy Imo na sinasabi ninyo. Si Manager Jones po
Kilalang-kilala ko po siya. Delphine, ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Sir, siya man din lamang na ako'y pinabiyan lang makulong dito. Magsasabi na po ako sa inyo ng katotohanan. Sige, magsalta ka. Si George ho, ay puno ng masasama. Killer at smuggler. Araw ng Biyernes niyo, di ba? Oo, bakit? Kung pupunta ninyo siya, sa kanyang asinan sa Dalekan sa Nobileta, maaaring matagpunan niyo siya ngayon doon. Araw ito ng kanyang pagpunta doon. Romy? Sir? Coordinate with Nobileta Police. Raid that area of Olvido Pagtakan. Move! Yes, sir. Sir, sumama ka sa amin. Gomez, ihanda ang charges kay Olvido Pagtakan. Yes, sir. Yan ba yung naboy eh? Wala namang tao nga. Pera, may tao. Ayun pala sila eh. Ayun ako pa din niya oh. Halika, kausapin natin. Sino ang kailangan na? Diyan ba yung nakatira si Boy Imus? Amparo? Connie, may kilala ba kayong boy mo? Ang pangalan niya ay si Santiago Gosson Ronquillo Jr. Ah, ang kuya Tiago ko. Dito nga. Bakit? Di ba siya umuwi dito? Hindi pa nga eh. Ah, baka nasa asina ng kuya. Di bale, doon ko na lang siya pupuntahan. Miss, isang pa asina ng kuya mo? Diyan lang sa Nobileta. Baka gusto niyong sumama. Talagang sasama kami. Baka nabibigla ka lang ng paanyaya. Hindi, alika, tayo na. Monching, maiwan ka muna ha. Nabupuntahan lang kami. Oo, ate. Manager, sa susunod na linggo hindi na sinahakutin natin. Kwarta na. George, bata mo, si Boy Imus, dumarating. Magandang umaga sa inyo, manager. Oh, Boy, napasel ka. Bakit dala mo yung bag mo? Magpapaalam na po sana ako sa inyo. Uwi na po ako sa amin. Gusto ko po sana kunin yung perang pinag-usapan natin. Bakit naman, Boy, nakaisip ka ng ganun? Hindi ka ba nasisiyan sa pakikisama namin sa'yo? Hindi naman sa ganun. Nasisiyahan po ako. Kaso nyo nga lang ho, gusto ko na magbagong buhay. Manager, maaari ko bang makausap kayo sandali? Ano yun? Manager, marami na nalalaman na impacto niya sa trabaho natin. Kapag pinalis mo yan, may sabi tayo. At isa pa, yung kapatid mo si Mercedes, nahuhulog na ang loob dyan. Mabuti pa eh. Dikpitan natin. Hindi naman yan siguro gagawin yun. Manager, mahirap ang magtiwala. Talaga bang hindi na kita mapigilan? Hindi na ho. Pasensya na ho kayo, manager. Ganun ba? Bahala ka. Alam mo, Boy, maswerte ka eh. May dala akong pera. Mga 2,000 piso lang ito. Kunin mo na, Boy. Bakit ho, manager? Ano ibig sabihin nito? Bakit? Bakit ho kinawakan? Pinaramdam ko, Boy. Kailangan mangyari sa ito. Hindi kita makuha sa pakiusap eh. Sige, dali sa buteka yan. Ano kailangan sa akin? Bakit ako ginaginto? Dali na! Sige, pala kayo, manager! Ibaon niyo sa sin yan! Pag ako nakuha na, baka buha ka na ninyo, humanda kayo! Kawawa naman si Boy Imus.
ibuburo pala siya sa asin. Maswerte nga siya eh. Hindi siya mabubulok. Magpapreserba pa siya sa asin. Buburoy ka lang siya! Tapos na muna ngayon. Ababuro ka ngayon! Iligpit ang bata. Ito na. Tay, tay, alam ko na andito kayo. Tutulungan niyo ako, hindi ba? Gipit ako, tay. Gipit ako. Tulungan niyo ako. Kuya! Diyan lang kayo. Tay, patawarin niyo na ako, tay. Nagsisisi mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinaramdam ko na hindi kita maaaring tulungan. Kaloob lang ng Diyos ang matapos na ang iyong kasamaan. Ano kaya naging kasalanan ng kuya ko? Eh, hindi ko rin alam eh. Tay, tulungan niyo ako! Tay! Ah!
Magsasama tayo ngayon sa buhay na walang hanggan. Bang, anak. Sir, nadistrasa si Reyes. Ano? Si Boy Imus to, ah. Oo. Siya si Boy Imus. Batang-batang mamamatay tao. Nakapanghihinayang siya. Tay, tay. Di ba ako yun? Oo, anak. Ikaw yun. Yan ang katawang lupa mong makasalanan. Tay, patawarin kaya ako ng Panginoon Diyos sa aking mga nagawang kasalanan. Manalangin ka, anak. Ang Diyos ay lagi nagpapatawad sa kanyang mga nilalang na nagsisisi. Anak ko. God is love. He does not want anyone to perish. He yearns to give life, not death of the wicked. Says the Lord God, and not rather that he should turn from his way and live. Sinners will be cast alive into a lake of fire. But anyway, knock on my door, and it will be opened. Beg for your sins, and you will be forgiven.